Yung hirap ng buhay ko noon, marami. Pandemya ang nagbibigay pasakit sa mga tao ngayon dito sa ating bansa. Isa sa mga pinaka-apektado dito ang mga tinaguriangan sa bilog poverty line. Ayon sa pagsusuri, isa sa lima ng populasyon o 22 milyong Pilipino ang nasa bilog poverty line kabilang na dito ang mga driver. 15 sa 20 na lalaking Pilipino ang trabaho ay pagiging tricycle driver. Sa taong 2021, ang bilang ng mga tricycle drivers ay bumaba sa tinatayang 4 na milyon sa Pilipinas kumpara noong mga nakaraang taon na nasa 7 milyon. Sa nakaraang survey noong 2019, lubhang naapektuhan ang kita ng mga driver dahil sa pandemya. Isa pa sa mga iniinda ng mga tricycle driver ngayon ay ang patuloy na pagtaas ng gasolina. Sa patuloy na oil price hike, ano na kaya ang kalalagyan nila? Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Magandang gabi po. Sa 10 sunod na linggo ng oil price hike, tinatayang na sa halos 4 hanggang mahigit 5 piso ang dagdag sa kada litro ng mga produktong petrolyo. Pinag-uusapan na ang pagkakaroon ng reserbang supply ng petrolyo sa bansa at binibilisan na rin ang pamahagi ng fuel subsidy sa mga driver ng public utility vehicles. Ngayon po bang, Tomas, yung presyo ng gasolina, naapektuhan po ba yung kita niyo ngayon? Jesus, malaki. Malaki ka pito dahil gawa ng nilag na ngayon ng kasalina. Tapos gayaram pa zero. First trip na ngayon, oh. Wala pa. Oh. Wala pang pasada. Ngayong pandemya po, apektado pa rin po. Sobrang apektado. Sobra. Pero wala nga sa pagbili ng pagkain ng bigas eh. Ang araw-araw. Ano po masasabi niyo ang sa pagtaas ng presyo ng kasalina? Pahirap sa amin yun kasi kukunti lang yung kinikita namin na iuwi sa pamilya. Sobrang po bang naapektuhan yung kita nyo? Lalo na po ngayong pandemya. Pandemya na nga. Taas pa ng gasolina. 75 per liter. Wala nang kikitain. Yan lang pinagkakakitaan. Kaya tiyaga lang. Isa sa mga pinakapiktado rito ay si Robert Antonio o mas kilala bilang Bad. Si Bad ay 30 years nang namamasada at isa na rin sa pinakamatagal na toda ng barangay Labit proper dito sa lungsod ng Urdaneta. Yung hirap ng buhay ko noon, marami. 2014 December, nagkaroon ako ng trials. Akala ko hindi ko malulusutan yan. Pumunta akong Maynila. Naoperahan yung anak ko. Ang laki ng babayaran niya sa ospital. Ngayon, nung nakarecover kami, after 1 week, nadinggi siya. Grabe ang madinggi pala yung naging payat na siya. Kala ko mamamatay. Tapos sabi yung doktor, maghanap ka ng tao, sir, bukas kasi sasalainan natin ng dugo. Di ako naman, wala akong inaasahan eh. Di kayo siguro maniwala, nagdasal ako magdamag eh. Nag-vigil free ako magdamag. Kinumagaan nung kinikap yung anak ko. Ba? Yung platelet niya ay tumaas, hindi na raw sasalina. Ayun na, natuwang-tuwa ako, para akong nabulutan ng kinik. Hindi ko na sinabi kasi wala rin naman silang magagawa eh. Lalo na sa financial.
ako nang nag-discarte doon sa Manila. Dahil laking Manila rin ako eh. O di, nung malakas na siya, tumawag sila dito ang pamilya ko, umiyak sila. Ba't hindi mo sinabi na na-dengue pala yan? Eh, wala na, safe na ako naman. Eh, natuwa naman sila. Tapos after that na buhay ako dito, hala. Yung iniwanan ko, dami ko talagang utang. Ayan, yan ang unang trabaho ko. Yun talaga. Nakikipasada pa ako noon. '92, nagtotricycle na ako noon. '90s. Apo. Apo. Pinag-aaral ko. Dalawa yung anak ko pero yung panganay lang ang kwan. Siya ang may anak. Eh, hirap din sila. Kami na lang nagpalaki. Nagpapaaral. Magkano po nauuwi yung kita sa isang araw bago magpandemya? Malaki nun. Mga 600, 700 ganyan. Ngayong pandemya? 200. Ngayon pong mataas ang presyo ng gasolina, gaano po kahalaga ang amount o minimum ng kinikita niyo sa isang araw? Wala na, yun na nga, 200 na lang. Sa hirap na talaga eh, kasi sa mahal ng gasolina ngayon, kahapon nga naggas ako ng 200 pesos, 2.5 liters lang. Dalawat kalahat yung bote, 200 pesos. Oo, gulat ko ka. Galit din akong junk shop ito ngayon. Itong junk shop ko ngayon ang pinagkasikitaan na. Nakakaraos naman sa mga pangtustos araw-araw. Nakakaluwag na ako ngayon. Nakakatulong pa ako sa iba.